Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay maraming mga pangarap sa buhay at gusto nyo kaagad-agad ito ay inyong makamtan? Asya, ngayon pong October 16, yan po ay New Moon. Marami po tayong pwedeng gawin po dyan sa harap po ng New Moon na para po matupad kaagad ang mga pangarap po ninyo. Pero mga bossing, kung ang inyong po mga pangarap ay may involved na pera, ito po mga bossing niya, kayo po mismo ang kakayod at mag-iisip ng mga pamamaraan. Paano po kayo magtatagumpay sa buhay? Ang gagawin lamang po natin ay pang-alis ng mga kamalasan or kaya pang-attract ng kaswertihan para mabilis matupad ang pangarap po ninyo. Pero in short, kayo pa rin po ang kikilos at mag-iisip ng pamamaraan. Paano po tayo magtatagumpay sa buhay? At huwag niyo pong kakalimutan ang numero uno na mahal na Panginoon para magkaroon ng liwanag ang inyo pong buhay. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampas swerte at nagnanais na magtagumpay sa buhay, gamitin po natin ang New Moon sa ating mga pangarap. Pagpapatupad sa lahat ng mga pangarap po natin at pag-aalis ng mga kamalasan po natin pinagdadaanan. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Marami po mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertihin sa ating pong buhay. Kagaya po nitong aking ituturong ito na napaka-epektibo mga bossing. Kailangan lamang po natin ng malinis na papel. Ayan, malinis na papel, kahit hindi po yellow paper, kahit po yung typewriting ng inyong anak or pinaglumaan na notebook na may mga wala pang sulat na papel, okay po yan. Di ba may mga ganun po tayo, mga pinaglumaang notebook na ating pong anak, instead na bumili po tayo ng papel or sumadya pa sa National Bookstore, ay dito na lamang. Tignan-tignan nyo na lamang yung mga tira-tirang papel po dyan ng inyo pong mga anak para makatipid po tayo. Ngayon po, humarap ka po ng sa alas 7 ng gabi or alas 8 sa may silangan po natin, pagmasdan nyo po ang New Moon. Pero pagdating ng October 16 at naulan po yan, basta sa may silangan kaharap ng alas 7 ng gabi or alas 8, meron pa rin New Moon po dyan na tatakluban lamang po ng ulap. Basta dyan po kayo humarap at dyan po kayo mag-wish sa may silangan. Pagkatapos po nito mga bossing, isusulat nyo po dito ang malaking numero 7. Yan, 7. Ayan po siya. Gusto nyo, linawan nyo pa po siya, linawan. Malinaw na malinaw. Yan. Ngayon, sulat nyo po dito ang date. October 16, 2020. Tapos, isulat nyo po dito ang inyong tunay na pangalan at apelyido. Yan. Pagkatapos, sulat po natin dito, magkaroon, yung mga pangarap nyo po mga bossing, magkaroon ng sariling negosyo na ikakayaman ko. Sabihin nyo na po yun, direct to the point mga bossing, baka magkaroon nga kayo ng negosyo, malulugi ka rin naman, hindi ka naman pala yayaman po doon, kaya direct to the point na pag-wish, mga bossing, wala nang patumpik-tumpik. Magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magarang sasakyan, at lahat ng mga papasukin kong negosyo, ako ay dito na yayaman. Ako'y magtatagumpay. Makatapos, halimbawa, may mga anak kayo, makatapos sila sa kanilang mga pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. Ilayo sa anumang kapahamakan ng ating buong pamilya, ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagkatapos, maging masaya ang buong pamilya at kung ano man ang mga nagaganap sa kasalukuyan ay maging okay na muli ang lahat. Pagkatapos po niyan, i-wish nyo na lahat-lahat ang gusto po ninyo, yung intention nyo, kung ano yung mga nagaganap sa inyo, pagbabago ng inyong pong buhay, kung may magulo kayong pamilya, may mga third party hindi maiwasan, kayo po ay lagi na lamang nai-involve sa mga, halimbawa may mga chismosa-chismosa, lagi na lang kayo apple of the eye ng mga ganyan, inggitero at inggitera, i-wish nyo na malayo kayo sa mga toxic na tao. Pagkatapos, lahat-lahat na po, kung halimbawa may karamdaman sa miyembro ng pamilya, sabihin nyo na maging malusog ang kanyang pangangatawan, gumaling na siya at huwag na, kahit kailanman ay hindi magkaroon ng karamdaman at humaba pa ang buhay. Yung mga ganun, bahala na po kayo mag-wish kung ano pa nais po ninyo. Tapos, tunay po ninyong pangalan at ipilido.
Pagkatapos signature, kailangan na signature natin pataas para tagumpay po tayo. Pagkatapos ito mga bossing, ay di ito na. Ayan. Tapos na po tayo ng kahilingan. Lalagyan po natin ito ng kapranggot na asin para wala pong kumontra sa mga pangarap. Pagkatapos ay tutupiin po natin. Tapos, iipit nyo po ito sa may silangan ninyo na walang gagalaw. Ipit nyo lang yung tipong masinagal lang ito ng kapranggot ng new moon. Ayan. Or kaya sa may bintana na nakatapat pa rin sa may new moon. Halimbawa, iipit nyo sa may beras, nakatapat pa rin. Tapos, kinabukasan mga bossing, kunin nyo po ito at ilagay nyo sa mataas na lugar. Halimbawa, sa cabinet ninyo, sa damitan po ninyo doon sa may taas. Or kaya, halimbawa, sa may mga pinagbinyagan ng inyong anak. Or kaya, pinagkasala ng inyong damit, or kaya doon sa matataas na lugar, di ba sa matataas na lugar niyo po yan ilalagay? Sa matataas na lugar niyo po yan ilalagay para swerte sa anak, swerte sa inyo. Para kayo po kumbaga hindi lagi inaapak-apakan ng kapwa, hindi po lagi kayo minimenos, at ang buhay niyo po ay maging mataas, hindi po mababa. In short, hindi maging mahirap, yumaman po kayo mga bossing. Kaya kailangan sa matataas nyo po yung ilagay, ganun din po yung mga pinagbinyagan ng ating mga anak. Pinagkumpilan, pinag-alibaway, pinag-birthday ng 18 or kaya ng 21, di ba sa mga lalaki 21. Ayan, doon nyo lang po yan lalagay lagi sa mataas, at doon nyo rin po ito ilagay sa mataas. Ito po'y kalimutan nyo, ang importante nakagawa na po kayo. Kapag po dumating yung panahon, magbubulat-lat na kayo ng mga gamit, maglilipat na kayo sa mansion po ninyo, makikita at makikita nyo po ito. Ito po ay paalala sa inyo na matutupad, natupad na lahat ang mga pangarap nyo, or matutupad lahat ang mga pangarap nyo po sa inyo pong buhay. Basta importante nakagawa po kayo mga bossing. Tapos sa ngayon, pagtapos na kayong gumawa, dagdagan ng sipag at tiyaga, manalangin sa mga Panginoon na tumingin ng pagbabago lagi sa inyo pong buhay. Kung kayo po ay sobrang hirap na pinagdadaanan, humiling po kayo ng pagbabago. Makamtan po ninyo ang kaginawahan na matagal nyo nang inaasam. Umarap lagi sa may silangan, magtapon ng mga kamalasan na pinagdadaanan. At i-welcome po ng i-welcome ang swerte. Sabihin lahat ang mga pangarap sa buhay dyan sa may silangan. Manalangin ka ng time team. Kesa po, i-chismis nyo na i-chismis sa ibang inyo pong mga nais, ay dyan po kayo sa may silangan lagi harap. At dyan po ay magbibigay ng atuparan sa mga pangarap po ninyo. Hindi po kayo i-chismis pa at hindi pa kayo kaiingitan. Kaya kung kayo po isa sa mga naniwala sa mga pampaswerte, subukan nyo po itong gawin. At ito po ang perfectong sangkap ng mga pagkakagawa. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!